Sa pagkising sa umaga, iba kong nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ibang-iba kong nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, bisyong totoo. Sa unang hirit, ang saya-saya. Magandang umaga, Igan. Narito ang mga unang balita ngayong araw. Nagbigay po ay ilang shopping mall sa Pilipinas sa yumaong NBA legend na si Kobe Bryant. Inilawan ng purple at gold ng kulay ng Los Angeles Lakers ang Uptown Mall sa Taguig City. Naka-flash ang pangalan Kobe. Ang SM Mall of Asia sa Pasay, inilawan ang globe nito na purple na may white and gold number na 24 sa gitna. Ang Eastwood City naman sa Kansas City, inilawan ang harap nito ng purple at gold na may litrato ni Kobe Bryant sa gitna at mga numerong 8 at 24. Bagayang SMC Side City sa Cebu, nagbigay pugay din at inilawan ng gusali nito ng purple at gold. Ang iba pang tribute kay Kobe, ihatid namin maya-maya lang. Bagamat wala pang kumpirmadong kaso ng NCOVID sa bansa, umakyat na sa 14 ang tinuturing na persons under investigation sa hinalang tinamaan ito. Narito ang unang balita. Bukod sa tatlong batang Chinese sa Kalibo, nadagdagan na ang bilang ng mga persons under investigation ng Department of Health sa NCOVID. 5 ang nasa Metro Manila, partikular sa Muntinlupa at Pasay. Kabilang dyan ang pinakabagong tatlong pasyente sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Isa naman ang nasa El Nido, Palawan. Isa sa Mambahaw, Camiguin. Isa sa Tacloban City, Leyte. At tatlo sa Cebu City, bagamat na-discharge na ang isa sa kanila. There shouldn't be any cause for alarm. Just because we flush the areas where the POIs come from doesn't mean that those areas are infected with the novel coronavirus. Because there's none. We keep harping the fact that there's none. It's still zero as of today. Kahit may person under investigation sa kanilang ospital, sabi ng Asian Hospital sa Muntinlupa, walang kumpirmadong NCOVID case na naka-confine sa kanila. Sabi rin ng Adventist Medical Center Manila, wala silang pasyente ang may NCOVID o sinusuri kaugnay nito. Itinanggi rin ng The Medical City na may pasyente silang may coronavirus. Itinanggi rin ng Manila Health Department ang kumakalat na balitang may NCOVID case sa Metropolitan Hospital sa Binondo. Para sa unang balita, Jonathan Andal reporting. Samantala, naka-quarantine sa San Lazaro Hospital ang tatlong Chinese na itinuturing na persons under investigation o PUI habang hinihintay ang resulta ng confirmatory test. May unang balita si James Agustin. James? Yes, Connie, nakuha na ng nose at throat swab yung dalawa sa tatlong Chinese nga na under investigation na nandito ngayon sa San Lazaro Hospital. Yan ay para malaman kung sila ba'y magpapositibo sa anumang uri ng coronavirus. Biyernes ng gabi, na-admit ang dalawang Chinese na magkasintahan na galing sa Wuhan City. Ang lalaki ay may lagnat, sipon at ubo, habang ang babae ay may ubo. Kahapon ay may isa pang Chinese national na galing naman sa Hubei Province, kung nasaan ang Wuhan ang dinala rin sa ospital. May bulutong tubig, rashes at nahihirapang huminga. Ayon kay Dr. Ferdinand de Guzman, tagapagsalita ng San Lazaro Hospital, naka-admit sa critical care unit, infectious disease pedia ng ospital ng tatlong pasyente. Doon daw kasi may negative pressure room kung saan magkakahiwalay ang tatlo. Ang mga doktor at nurse na tumitingin sa kanila ay nakasuot naman ng personal protective equipment tulad ng apron, shield at goggles. Pinadala na ang mga sample sa RITM at Australia na nagsasagawa naman ng tinatawag na pan-coronavirus test na kayang ma-identify kung anong strain ng coronavirus ang tumama
sa isang tao. Samantala, Connie, naobserbahan natin dito sa San Lazaro Hospital na maging yung kanilang mga staff ay nakasuot ng face mask. At ayon dito kay Dr. De Guzman ay wala namang dapat ikabahala yung ibang mga pasyente maging yung kanilang mga dalaw dito sa San Lazaro Hospital dahil naka-isolate naman at naka-quarantine yung tatlong Chinese national. Yan muna yung latest mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, James Agustin. Halos 3,000 na ang tinamaan ng novel coronavirus sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod sa China, may mga kumpirmadong kaso na sa Hong Kong, Macau, Taiwan, Cambodia at Nepal. Gayun din sa Japan, Malaysia, Singapore, South Korea, Thailand at Vietnam. Umabot na rin ito sa mga bansa sa labas ng Asia gaya ng Australia, France, Canada at Amerika. Samantala, may mga nakukulangan pero meron din namang nasisiyahan sa security measures na pinatutupad sa NAIA kontra sa NCOV. Live po mula sa NAIA, may unang balita si Bam Alegre. Bam, consistent nga ba itong pinatutupad na security measures dyan sa NAIA? Good morning, yes. Consistent naman yung security measures na na-implement. Although hindi naman lahat ng tao rito ay nakasuot ng mask, common na sight siya na makakita kayo ng nakasuot ng ganitong mask, mapapasahero, empleyado, maging tayo sa media. Isang paalala na huwag maging kampante habang may banta ng NCOV. Naka-face mask si Nadine Cruz nang lumabas ng arrival lobby kanina. Kung siya ang tatanungin, nakukulangan siya sa health-related screening na isinagawa sa mga pasaherong tulad niya paglapag sa Pilipinas. Pero naiintindihan niya rin na galing kasi siya ng Vancouver, Canada at hindi naman sa high-risk na lugar tulad ng China. Ang senior citizen naman na si Horacio Recario may dalang mask pero pinili niya hindi ito isuot. Nagmamasin siya sa paligid at sa ngayon masaya siya sa security measures na ipinapatupad sa NAIA Terminal 1 katulad ng thermal scans at pag-fill up ng health checklist form pagdating. Sa arrival lobby, marami pa rin na naka-face mask katulad ng ilang empleyado ng customs na nagsasagawa ng last-minute baggage check. So, pakinggan natin yung pahayag ng dalawang pasahero na ating nakapanayam. Maybe you could do a little bit more? Like more screening? More screening. Yeah. You would like more screening. Yeah. There was nobody checking to see if you had any health issues or anything like that. So, we just went straight to immigration. So, you'd think that there would be more screening? Inoobserbahan ko pa kung maraming nakamask dito. Para I have to use my mask also. So, kung din nananatili yung tulungan ng iba't ibang mga ahensya rito, yung Bureau of Quarantine, yung Bureau of Customs, maging itong pamunuan ng NAIA Terminal 1 para panatilihin nga yung continuous na awareness and pagmamatsyag dito sa banta ng NCOV. Yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 1. Balik sa'yo, Connie. Ma'am, kahapon lamang din ay nandiyan ako at nabalitaan ko nga na 24/7 na ang duty ng mga taga-Bureau of Quarantine. Ma'am, maaari bang baka meron kang balita ano, kung paano naman yung kanilang pakiramdam? Siyempre, sila yung talagang exposed, hindi ba, doon kung sakasakali sa mga may sintomas itong NCOV. Yes, yung kanilang pagbabantay ay talagang nakamasinsin at nakatutok. And sa hanay nila may increased awareness nun dahil hindi naman karaniwan na nakasuot ng face mask. And mismo maging mga empleyado, yung ground staff, pati yung mga members ng Bureau of Quarantine and Customs. So meron silang ganitong awareness na self-protection muna bago yung conduct of kanilang duty. And ito yung manifestation nito, ito yung mga face masks. Alright, maraming salamat, Bam Alegre. Heroes come and go, but legends are forever. Yan po ang katagang madalas ikabit kay Kobe Bryant. Andyan din ang nakatatak sa House of Kobe sa Valenzuela na binuksan sa publiko isang araw bago siya namatay. Daro po ngayon si Ivan Mayrina. Ivan! Ang lungkot nga igan ng mga taga rito dahil ang inaasahan nila ay balang araw, someday soon this year or next year, ay mapupuntahan ng personal ni Kobe Bryant itong basketball stadium na ito that was named after him. Makikita niyo dito, Igan, isang bagong-bagong basketball court. Ito, kay aga-aga natin, pero mula kanina, talagang hindi nauubusan ng mga naglalaro dito. Makikita natin from where I stand, yung kaninang pinakita kong mural ni Kobe Bryant na gawa ng isang local artist. Ayan, makikita po natin dyan.
na napakaganda dahil na-capture nito yung tinatawag nating Mamba mentality, yung intensity ni Kobe Bryant sa paglalaro ng basketball na talaga namang nagpamahal sa kanya sa lahat ng basketball fans sa buong mundo. At kung saan may basketball court, saan mang sulok ng mundo, ay tiyak may pinag-uusapan Kobe Bryant sa mga sandaling ito. Nakikita natin, napakaganda po ng court, open to the public, libre, at matitiyak natin sa basketball court man lang na ito ay patuloy na mabubuhay ang legacy na iniwan ni Kobe Bryant, hindi lamang sa paglalaro ng basketball, kundi sa buhay ng kanyang mga fans. Samantala, Igan, tulad ng ibang nakita rin natin no, sa iba't ibang panig ng mundo, ay meron mga kanya-kanyang tribute itong kanya mga fans at mga alaala nila sa namayapang idolo. Ito makikita natin ang isang tribute wall na tinatawag dito sa House of Kobe sa Valenzuela. Makikita natin mga pagpapasalamat sa legacy. Thank you for your legacy. Hashtag Mamba out. Hashtag Mamba mentality. Rest in peace, legend. Number 8, number 24, rest in peace, Kobe. Tanungin natin yung ilan sa kanyang mga idolo. No? Ano bang mensahe ang nais nilang iwan? Unahin natin, Kuya. Ano bang mensaheng sinulat mo para kay Kobe Bryant? Siyempre, yung pagiging idolo namin bilang mga basketballista, lalo na dito sa Valenzuela, nakikiisa po kami na sa namayapang Kobe Bryant. Alam namin kung gaano rin po kami nagdadalamhati dahil sa ngayon nga'y binuksan ang House of Kobe pero hindi na namin siya makakasama. Okay. Maraming salamat po. Kahapon, Igan, dumagsa yung mga fans dito. May mga nagsulat pero meron din naman mga nag-iwan ano, ng kanilang mga memorabilia. May mga sapatos, may mga nakita tayong jersey at mga firmadong mga bola. At sa ngayon, makakausap natin si Sir Bear. Sir Bear, yes. Si okay. Sir Bear ang... presidente ng Homeowners Association dito na nag-host ano, dito sa House of Kobe. Please tell us about the House of Kobe. Paano ho ba nagsimula itong konseptong ito? Kasi ang mga convention center or basketball court na initiated by Congressman Eric ay NBA-inspired. Mm. So ito, ang pinangalan as team ay Lakers. Mm. And of course, meron tayong para i-highlight. So, si Kobe kasi siya yung greatest player ng Lakers. Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Ngayon, kaya siya, yung mural na yan, actually... ginawa na isang taga-rito. Taga-rito ay... nung while according to our congressman, while looking at the mural, naisip niya na why not call it House of Kobe, okay. No? Unlike yung mga previous na mga convention center and basketball court, like yung sa Tanyada ay World Center. Sa Maysan ay Kobe Center. Okay. This is unique, very unique and special. Kaya siya lang yung center so, na ang pangalan ay Kobe. Kobe. So sa ngayon po, nabanggit nyo kanina sa akin, nagkukwentuhan tayo, sayang hindi na niya makikita ito. Yes. No? Maiimbitan sana siya. Pero gayon pa man po, ano ang balak ninyo para mapanatili itong legacy ni Kobe Bryant? Siyempre, like this sympathy wall, no? So, that will be retained, I'm sure, na magbibigay ng alaala sa mga talagang sympathizer niya at follower. Kaya kami dito, siyempre, mas lalo pa naming ipopromote ito, okay. Which already began because of this... extraordinary happening. Salamat po, salamat po. At itong House of Kobe, mga kapuso, ay open to the public, libre, at maaari po maglaro. Basta magpa-schedule lamang kayo at magdala lamang kayo ng sarili ninyong sapatos, dalin nyo lamang inyong sarili, pati bola. Libre daw po ang gamit dito. At yan po ay ang kanilang paraan para mapanatili, siyempre, ang sinasabing, ang iniwang legacy sa basketball. Hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Nang nag-iisang legend na si Kobe Bryant. At yan po muna latest mula dito sa Valenzuela. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Dalawang pong pamilya ang nadamay sa sunog na sumiklab sa Sampaloc, Maynila. Live mula sa Manila, may unang balita si Corinne Catibayan. Corinne, apula na ba yung apoy dyan?
Yes, Susan, pasado alas 4 ng madaling araw ay idineklarang fire out na ang sunog dito sa Miguelin Street, Sampaloc, Maynila. Malayo pa lang kita na ang apoy na lumalamon sa mga bahay. Hindi rin magkamayaw ang mga residenteng apektado, bit-bit ang anumang kaya nilang dalhin. Ang ilan tila pinanood na lang habang natutupok ang mga bahay. Ayon sa ilan, nagulat na lang sila sa sigawan pero malaki na ang apoy. Ayon sa Manila Fire District, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay, pagawaan rin ng mga metal craft. Dahil luma na raw ang firewall ng ilang bahay sa lugar, mabilis na kumalat ang apoy. 10 bahay ang nasunog at 20 pamilya ay apektado. Sa pagtaya ng Manila Fire District, 40,000 piso ang halaga ng pinsala sa sunog. More or less, 10 kabahayan ito. And ang family victims ay more or less 20. So far, wala namang nasugatan or namatay sa naturang sunog. Ang design ng mga bahay natin, karamihan dyan mga luma na siyang bahay. So, yung sunog na ay, yung mga second floor karamihan na light materials. So, madali siyang ilipat. Ginising lang po niya kami, sabi niya may sunog. Eh, malaki na pagising namin, malaki na yung asawa ko. Pagbuhos niya ng tubig, lalong lumaki ang sunog. Shop kasi yun, paggawaan ng mga plaki, mga kahoy, magpagawa ng mga kahoy. Opo, may tinir, ganun. Kaya na ano talaga siya. Tapos bulok na, medyo bulok na din yung ano, kasi mga live material lang, hindi naman mga ano. Kaya mabilis kumalat yung apoy. Po, nung una po kasi, natutulog lang po kami. Tapos may sumisigaw na po, yung tita ko po, sumisigaw na po. Sabi, may sunog na daw po, gito, ganyan. Tapos pagbaba po nang, best po pangyayari, bigla po nasunog po yan. Eh. Kapit-bahay po namin, sir. Grabe. Tapos sobrang nagpanik na po lahat. Susan, nandito pa rin ang ibang mga residenteng nasunugan at binabantayan ang investigasyon ng BFP. Iba sa kanila, walang naisalbang gamit pero pinagpapasalamat daw nila na ligtas silang lahat. Yan ang muna ang latest mula dito sa Sampaloc, Maynila. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Corinne Katibayan. Wala nang babalik ang bahay ang mga dating nakatira sa Volcano Island na permanent danger zone na. At live mula sa Talisay, Batangas, narito ang unang balita ni Darlene Kai. Darlene, gaano ba karaming residente ng Volcano Island na yan ang nasa evacuation center pa rin? Igan, kung dito sa Talisay ay nakauwi na yung ibang mga residente at sinusubukang magsimula muli, nasa 4,000 residente pa ng Volcano Island o pulo kung tawagin ng mga taga rito ang hindi na kailanman makakauwi pa. Noong Linggo, masaya nang nag-uwian ang mga residente ng iba't ibang bayan sa Batangas nang ibaba na sa Alert Level 3 ang Bulkang Taal. Pero dito sa evacuation center na ito sa Santo Tomas, Batangas, mahigit 500 pa ang naiwan. Marami sa kanila ay mga residente ng Volcano Island o pulo kung tawagin ng mga taga rito. Dahil sa pinsalang idinulot ng pagputok ng bulkan at dahil sa lapit na rin ito sa bunganga ng Bulkang Taal, hindi na maaaring tumira dito. Ilan sa mga residente ng pulo ang pamilya ni Brenda na mahigit 2 linggo na dito sa evacuation center. Una namin silang nakilala noong mismong araw na pumutok ang bulkan. Ang kanyang asawang si George noon ay tila naligo sa putik. Sumasideline bilang construction worker si George, kaya si Brenda muna ang nag-aalaga sa kanilang anak. Pero paano raw sila makakabangon kung wala na silang uuwian? Lalo na si Brenda, nasa pulo na lumaki at bumuo ng sariling pamilya. Hindi ho ako makapaniwala kung nagkaganyan ang amin ng lugar. Dahil ho narin ang amin ng pag-asa. Kahit ho maraming tagapulong, naroon ho ang pag-asa at naroon ho ang kayamanan ho namin. Si Presita naman, mahigit 20 taon ang nakatira sa pulo. Sana matulungan po kami. Wala po kaming bahay na mauwian. Apektado po ang aming hanap buhay. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Talisay, may plano raw ang provincial government na gumawa ng permanent resettlement area para sa mga tagapulo. Habang wala pa yun, ililipat na raw muna ang lahat ng mga residente ng Volcano Island sa isang evacuation center sa Ibaan, Batangas. Wala ko kayong magagawa kundi ito na lang.
Kaya ako kami hinagtitiis ko lang sa karto. Igan, mahigit 2 linggo matapos pumutok ang bulkang Taal ay kitang-kita pa rin ang bakas at pinsalang iniwan nito dito sa bayan ng Talisay. At dito nga, makikita nyo yung isang bahagi ng kalsada na nagkaroon ng malaking bitak at kumalas at bumaba na yung isang bahagi dahil sa malakas at sunod-sunod na lindol na naranasan dito noon. Dito naman sa katabing Gosali ay kita nyo rin na nagkaroon na ng mga cracks, ng mga bitak at na nasira na rin ito dahil nga umulan yung putik dito noong pumutok yung araw na pumutok ang bulkang Taal at dahil na rin sa sunod-sunod na pagyanig na naranasan dito. Sa ngayon, hindi pa buong Talisay nagkakaroon ng supply ng kuryente at ginagawa na raw yan ang paraan ng lokal na pamahalaan para bago matapos ang linggong ito ay maibalik na ulit sa normal o subukang magsimula ulit yung mga residente ng Talisay. Yan muna yung latest mula dito sa Talisay, Batangas. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Darlene Kai. Abala na sa paglilinis sa mga taga-Agoncillo, Batangas, sa mga bayang hindi na nakailalim sa lockdown. May unang balita si Jonathan Andal. Jonathan? Susan, habang sumisikat ang araw ay parami na ng parami yung mga residente na pumapasok dito sa bayan ng Agoncillo. Wala na kasing lockdown, wala na window hours, so anytime pwede silang pumasok dito. At pagpasok nila, ang una nilang ginagawa, naglilinis ng kanilang mga bubong. Napakakapal kasi ng abo na binagsak ng bulkan Taal dito sa bayan ng Agoncillo. At yung mga bubong ng ibang bahay dito, bumagsak na. Kaya yung ibang residente na maayos-ayos pa yung bubong, yun muna yung kanilang inuuna para matanggal yung napakakapal na abo. Ito, tinumoto. Yung alulod, bumigay na dahil sa kapal na abo na ibinagsak dyan. Yung sabi ng mga residente dito na naglilinis, siguro abutin pa sila ng mga 1 linggo bago tuluyang makabalik dito at makatulog sa kanilang bahay dahil nga napakaraming abo pa yung kailangan nilang linisin sa loob ng kanilang mga bahay. Yung mga establishmento dito, Susan, sarado pa hanggang sa ngayon. Wala pa tayo nakikitang nagbukas na establishment dito sa bayan ng Agoncillo. Kaya hindi pa masasabi na back to normal yung sitwasyon dito. Yung kanilang kalsada, yung gitna ay malinis na para madaanan ng mga sasakyan. Pero yung mga abo ay tinabi muna sa gilid tulad nito. Gabundok yung abo na nakikita ninyo. Galing yan sa kalsada, hinawi lang ng mga heavy equipment ng DPWH. Ang sitwasyon dito, Susan, parang ghost town ito lalo na kapag gabi. Merong parang nasa pelikula na apocalypse yung tema. Abandonado yung mga establishment, abandonado yung mga bahay, parang nagmamadaling umalis yung mga residente dito nung araw na iniwan nila yung kanilang mga bahay. Ito naman, Susan, yung munisipyo ng Agoncillo. Kung makikita nyo, bakas na bakas yung tindi ng abo na ibinagsak dito. Sira rin yung alulod, sira rin yung bintana nila. At banda dito sa may baba, punong-puno pa rin ng abo. Hindi pa nahahakot, ganito kakapal yung abo rito. Kaya yung mga residente, kailangan talaga magsuot ng face mask kapag pupunta rito, papasok sa bayan ng Agoncillo. Wala pa rin kuryente, wala pa rin tubig sa Agoncillo sa mga oras na ito. Susan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Magandang umaga, mga iigan. Kagawad po sa Maynila, itinungman ng mga riding in tandem. Patay naman matapos madamay ang 8 taong gulang na batang lalaki. May unang balita si Corinne Katibayan. Nagkagulo ang mga residente ng duguang bumulagta ang batang ito sa Onyx Street sa Santa Ana, Maynila, pasado alas 4 ng hapon. Isang matanda ang kumalong sa bata habang kumukumpas sa tao na maghanap ng sasakyan. Sa kabilang bahagi ng kalsada, duguan at nakahandusay din ang isang matandang lalaki. Nadala rin naman sila sa ospital kalaunan. Sa kasamaang palad, nasawi ang 8 taong gulang na batang lalaki. Tumanggi ang mga kaanak ng bata na kuhanan ang burol maging ang pagbanggit ng kanyang pangalan. Ayon sa mga tanod, nadamay lang ang kawawang bata. Bumili lang daw ng inihaw ang bata sa tapat ng barangay hall nang magkaroon ng barilan at tamaan siya ng bala. Inutusan daw ng magulang yata, bumili ng barbecue. Pero wala kaming alam na may natinamang bata. Nalaman lang na namin nung nasa ospital po kami. 2 riding in tandem daw ang nasa likod ng pamamaril. Sa kuha ng CCTV, makikitang isang lalaki ang nakaupo sa labas ng barangay hall nang dumaan ang 2 motorsiklo. Bumaba ang mga backride at bigla siyang pinagbabaril. Sinubukan niyang tumakbo hanggang tuluyan siyang bumagsak. Sa anggulong ito naman, makikitang kahit nakadapa na, pinagbabaril pa rin siya ng mga suspect.
hanggang tuluyan tumakas ang mga ito. Kinilala ang target na si Kagawad Roberto Cudal ng Barangay 775 Zone 84. Ang matandang lalaki na nakunan sa video, nadamay lang din at kinilalang si Romeo Nicolas. Nakatabi ni Cudal ng sandaling iyon. Kasalukuyan silang inooperahan sa ospital. Dalawang motor, pero mayroong pang ano, umuna na puting ano, pulang sasakyan. Ah, may naunang oh, tapos maraming motor eh. Tapos pagkatigil lang sila kailangan, baril putok na. Tapos nung nakaputok na sila, tatlong beses yata, at kami nakatayong tumakbo na. So nung ano, si Kagawad, bumagsak na. Kaming dalawa ni ano, itong isang talo, nakatakbo kami. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino at ano ang motibo sa likod ng pamamaril. Para sa unang balita, Corinne Katibayan reporting. Bumalik na po ng Wuhan, China, ang huling batch ng mga Chinese na dumating sa Boracay bago i-lockdown ang Wuhan. At live mula sa Calibo, Oklan, may unang balita si JP Soriano. JP? Corinne, nananatili pa rin NCOV-free ang buong probinsya ng Aklan, kabilang na ang Calibo, pati na rin ang Boracay. Pero kagabi nga, Connie, ay nakaalis na ang mahigit 100 Chinese na galing Wuhan sa Calibo International Airport. Sila yung huling batch, Connie, ng mga turistang may direct flight mula Wuhan na dumating sa Calibo bago ang lockdown sa Wuhan noong isang linggo. Halos lahat sa kanila, Connie, ay naka-face mask na nga makita natin. At ang ilang Chinese tourists mula Wuhan na nakausap ng GMA News, gaya ni Joe, ay sinabi nga maayos naman daw ang pakiramdam niya. Hindi siya nagkaroon ng mga sintomas ng lagnat nung siya ay nasa Boracay. Nalulungkot daw siya sa nangyari sa kanilang bayan, pero umaasa raw siyang gagaling din ang mga may sakit. Pasado alas 8 nga ng gabi, Connie, nang makaalis na sa Calibo ang Royal Air Flight pabalik sa China. At ayon sa Provincial Health Office ng Aklan, dumaan sila sa regular screening o yung proseso ng pinagdaraanan ng anumang pasaherong pa-exit. At wala naman na so far na umalis na Chinese mula Wuhan ang nakitaan ng sintomas ng coronavirus. Pero Connie, sa kabila nga ng pagkansela o nananatili nga kanselado ang lahat ng direct flights mula Wuhan papunta rito sa Calibo ay tuloy lang at wala namang abiso mula sa CAAP na suspended yung iba pang direct flights mula dun sa iba't ibang probinsya ng China papunta rito sa Calibo. Kasi bukod sa Wuhan, meron pang 9 other provinces ang may direct flight dito sa Calibo. At bukod nga dun sa isang batang tiga Wuhan na inoobserbahan pa rin dito sa ospital ng Calibo, ay merong dalawang batang Chinese na tiga Shanghai ang nakitaan din ng flu-like symptoms. Pero ang magandang balita, yung tatlong batang yan, Connie, ay wala ng lagnat, pero inaantay pa rin yung resulta mula sa RITM. Atin mo na ang latest mula sa Calibo, Aklan. Balik muna sa iyo, Connie. Alright, maraming salamat, JP Soriano. Sama-sama nagdaos ang tribute sa Cubao at tagigang Pinoy fans ni NBA legend Kobe Bryant. At narito ang unang balita ni Bam Alegre. Di magkakakilala, pero magkakaugnay sa Mamba mentality. Sila ang fans ng namayapang superstar shooting guard na si Kobe Bryant. Matapos ang biglaan niyang pagpanaw sa isang helicopter crash sa Calabasas, California, nagluksa ang buong mundo, lalo na mga fans ni Kobe sa Pilipinas. Binuksan ang tribute wall na ito kagabi sa Araneta City para sa lahat na nagdadalamhati niyang fans. 8:24 p.m. ito binuksan bilang paggunita sa dalawang jersey number na isinuot niya sa 20 taon na career sa Los Angeles Lakers. Naging inspirasyon siya hindi lang sa paglalaro ng basketball, kundi sa aspeto ng trabaho, pamilya, pagiging ama, pagiging kaibigan, pagiging athlete. Iba't ibang sulat kamay, pero iisa ang pakay ang magbigay ng pasalamat sa ehemplo at inspirasyon na iniwan ni Kobe. Isang mural naman ni Kobe at kanyang anak ang iginuhit sa basketball court ng tenement housing sa Taguig City. Simbolo raw ito ng pagbibigay nila ng respeto at pagmamahal sa isang extraordinary athlete. Nagtulong-tulong daw silang mabuo ang mural mula umaga. Nagbibigay tribute, nagbibigay respeto at pagmamahal para sa isang extraordinary, one-of-a-kind athlete. Arguably the best to ever play the game of basketball, Kobe Bryant. Gusto namin yung maalala yung mga memories about kay Kobe. Siyempre, mahal ng Pilipino yung si Kobe Bryant. Nakakapaglaro po kami dito. Sobrang ganda po. Kinagabihan, nagsindi rin sila ng kandila bilang paikiisa sa pagdadalamhati ng buong mundo sa pagkamatay ng hindi lang idolo, kundi isang alamat. Para sa unang balita, Bam Alegre, reporting.
ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Good morning mga puso. Huwag po kayong magtaka kung may mga araw na nakararanas tayo ng fog. Ang fog ay isang klase ng ulap yan mga puso na imbis na sa itaas na bubuo, eh dyan po sa ibabaw ng lupa. Nararanasan niya kapag malamig ang panahon, halos walang hangin at humid, o ibig sabihin basa yung kapaligiran. At habang nalalamigan ng lupa sa magdamag, eh nabubuo po yung mga butil-butil na tubig na yan sa ibabaw nito. At yan ay dahil humid yung hangin. Hanggang sa kumapal ito at maging isang fog. At mga kapuso, ha, apektado po ng fog ang visibility. O halos wala kang makita kapag makapal yung fog. Pero oras na sumikat ang araw, eh unti-unti na pong mawawala yung fog dahil iinit na uli yung temperatura ng hangin. Pero ngayong araw, muling umiiral ang hangin amihan o yung northeast monsoon. At apektado nito sa ngayon, yung extreme northern Luzon ayon sa PAGASA. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, sana po mga pag-ulan dyan sa Batanes, saninong paglakas ng hangin amihan. Pero malaking bahagi ng Luzon at Visayas, eh walang ulan mga kapuso ha. Ngayong maghapon na ito, maliban dyan sa ilang bahagi ng Bicol Region at dyan sa may Eastern Visayas. Sa mga taga Taal o sa paligid ng Taal Volcano, wala rin pong inaasahang ulan. So dyan sa may Samar, Leyte, Samar Provinces, Leyte Provinces, at dyan sa Mindanao, dito sa may Davao Region, Soxargen, at BARMM, may mga thunderstorm pagdating sa hapon. Mababa naman ang chance ng mga ulan sa mga taga Metro Manila. Pero mga kapuso, ha, medyo malamig yung ating temperatura sa 31 degrees Celsius. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Samantala kong kanina, iniulat namin ang mga residente naglilinis matapos payagang makabalik sa kani-kanilang bahay. Kumustahin naman natin ang mga hindi pinapayagang makauwi dahil sa banta ng Bulkang Taal. At live mula sa Agoncillo, Batangas, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan. Maris itong nasa ligod ko, yan yung arko ng barangay Subic, Ilaya, na isa sa tatlong barangay na naka-lockdown ngayon. Pero nakikita ninyo ay may mga pumapasok dyan ng mga residente sa mga oras na ito. Sabi kasi ng Agoncillo Chief of Police na si Police Captain Danilo Manalo ay may binuksan silang window hours hanggang alas 10 ng umaga para naman bigyan ng oras yung mga residente dyan sa tatlong barangay na yan na makakuha ng kanilang mga ari-arian, makapagahot ng kanilang mga ari-arian. Itong barangay Subic, Ilaya, yung daan din papunta doon sa barangay Banyaga at barangay Bilibinwang na pasok sa 7 km danger zone dahil malapit lang sila sa Taal Lake, katabi lang nila yung Taal Lake at malapit lang sila doon sa Bulkan. Ito naman kinatatayuan ko, ito yung barangay Subic Ibaba. Ito, walang lockdown dito kaya yung mga residente anytime pwede makapasok dito para makapaglinis. Itong makikita nyo, bakas dito kung gaano katindi, yung, kung gaano karami yung ibinagsak na abo ng Bulkan Taal sa barangay na ito. Kitang-kita pa sa mga kalsada. At yung mga residente dito tulad sa ibang barangay, eh ganun din ang ginagawa, naglilinis, tinatanggal yung napakakapal na abo sa kanilang mga bubong. Yan muna ang latest mula rito sa Agoncillo, Batangas. Balik sa iyo, Maris. Natang tanong ko lang, meron pa ba silang inaabutan ng mga buhay ng mga alaga? At ano na yung balita tungkol dun sa pagbili, supposedly, ng lokal na pamahalaan dun sa mga alagang hayop na lamang nila? Unang sinabi na talaga kasi ni Agoncillo Mayor Daniel Reyes na wala silang pondo para bilhin yung mga alaga nitong mga residente rito at nagpapasaklolo sila sa national government para doon sa proposal na yon na bilhin nga yung mga alaga at yung mga residente rito, yung iba na nakita nila, nadatnan nila na patay na yung kanilang mga alagang hayop dahil yung ibang residente simula nung pumutok yung bulkan, ngayon na lang talaga sila nakabalik after 2 weeks. So walang nakain, nauhaw yung kanilang mga alaga, pagdating nila namatay na. Pero yung ibang residente naman, sinamantala dati yung window hours na pinapapasok sila. At yung ibang residente, kahit hindi window hours, kahit total lockdown, lumulusot noon sa mga gilid-gilid nitong Agoncillo para lang mapahain yung kanilang mga alagang hayop. Kaya ngayon, nadatnan nilang buhay pa naman. Maris. Sana mapabilis lang yung assistance sa kanila para makabangon na muli ang mga taga-Agoncillo. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Bukod sa mga bumati, may mga kapuso stars din na personal na nakisaya sa espesyal na birthday celebration ni Kuya Will sa live episode ng Wawa Win kahapon. Watch this.
Napuno ng mga bituin ang birthday celebration ni Kuya Will sa Wawawin na sumentro sa pagtulong sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal. Happy birthday to me. Sige po, pupunta muna ako Wawawin. Present ang ninang ni Willie, ang star for all seasons at Batangas 6th District Congresswoman Vilma Santos Recto. Ang mga kapuso stars na sina Ken Chan, Vita Daniela, Derek Monasterio, Jeric Gonzalez, David Licaupo at iba pang mga GMA Artist Center talents tumulong sa pag-repack ng mga donasyon. It's a big, big celebration and hindi lang siya basta celebration of another life, but it's also a reason to, it's a moment to help them, other people. Kuya Will, saludo kami sa'yo at nandito lang kaming mga kapuso mo para tulungan ka at makitulong sa mga nasalanta ng Bulkang Taal po. Inabangan din ang world-class kantahan kasama sina Rachel Ango, Julian San Jose, Jerfield Flores, Nina at Marcelito Pomoy sa kani-kanilang mga solo numbers. Very inspiring din ang sama-sama nilang pag-awit ng May Bukas Pa sa pangunguna mismo ni Kuya Will. Sa pagtutulungan at suporta ng lahat, naging masaya at makabuluhan ang kaarawan ni Kuya Will. Samantala, pinipilit na po ng mga taga mataas na kahoy sa Batangas na maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay matapos ibaba nga po sa Alert Level 3 ang Bulkang Taal. Nasa gilid sila mismo ng Taal Lake. Ang kasamahan natin na si GMA News anchor na si Howie Severino ay nakabalik na muli sa kanyang bahay roon. Narito po ang unang balita. Nang ianunsyo ang pagbaba sa Alert Level 3 sa karamihan ng bayan sa paligid ng Bulkang Taal, agad akong umuwi sa Batangas. Nistulang ghost town pa kahapon ng bayan ng Balete. Ngunit sa lawa, naglabasa na ang mga mangingisda. Ang kapitbahay kong tindahan ang nag-iisang bukas. Pakaramdam ko na may para kaming isang nakakulong na nakalaya na... Dalawang linggong walang bantay ang tindahan nila. Ngunit hindi raw sila nawalan ng kahit ano. Kung taga rito din lang, talaga napakalaki yung tiwala namin. At sa pulho naman, e ganitong aming tindahan, wala ho talagang panara. Sinabi rin sa akin ng pulis ng Balete na sa buong panahong abandonado ang bayan, wala silang ulat ng nakawan o looting. Sa bukas, makakapaglinis na. Wala man lang dingding ang silong ng bahay namin, pero hindi rin kami nawalan ng gamit. Nakatayo rin ako rito nang pumutok ang bulkan noong 12 ng Enero. Paglipas ng dalawang linggo, iba na ang hubog ng bulkan. Mas mataas at makikita na ang natuyong butas nito. Ang dating lunti ang pulo, mukha ng disyerto. Pati ang harapan ng lupa namin may ipinagbago. Ang unang mapapansin mo rito, mahigit 2 metro na yung inatras ng tubig dito sa Taal Lake sa silangang hagi ng lawa mula dito sa dating yung Pampang. Ang paliwanag ng isang seismologist sa akin, dahil naubusan ng tubig yung Crater Lake at yung mga chambers sa ilalim niya, hinihigop ngayon ng bulkan yung tubig mula dito sa lawa, kaya kumukunti ngayon yung volume ng Taal Lake. Mapalad ang bayan namin dahil kahit malapit sa bulkan, walang nasirang bahay at walang nasaktan. Yan, ito ay napuno ng ashfall. Pero hindi pa nga ito kasing grabe na nangyari sa ibang bayan dahil yung hanging amihan ay papunta sa northwest. Nasa east kami. Tulad na lang kami ng libo-libong residente sa paligid ng bulkan, todo linis. At alerto pa rin sa hindi natutulog na bulkan. Para sa unang balita, Howie Severino reporting. Para iwas NCOV, paalala ng DOH sa publiko, ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay. Siguruduhin daw na mahuhugas ang maigi pati ang palad, likod ng kamay at bawat daliri. Payo naman ng isang infectious disease specialist, kung may lagnat, sipon, ubo o trangkaso ay huwag nang lumabas ng bahay. Magpahinga na lang daw at uminom ng maraming tubig para mapabilis ang paggaling. Dapat din daw magtakip ng panyo at iwasan ang pagbahing sa kamay. Gumamit din daw ng 70% alcohol o alcohol-based sanitizer. Makakatulong din daw ang pagsusuot ng face mask.